Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Peace be unto all of you. Ako po si Princess Lady Anne Sahidullah, tumatakbong senador at ang partido ko ay Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Alam din ni Allah na kung anong nagawa ko at lalong-lalo na sa mahihirap na alam ko hindi natutukan ang kanilang mga pangangailangan. Ipinanganak sa Sulu si Nur Ana Sahidullah o Lady Anne. Talagang piniprinsesa talaga ako ng aking mga parents na hindi nga ako marunong mag-alaga ng aking mga anak. It's my nanay and tatay ko. Talagang pinapalangga talaga ako na ganun ako piniprinsesa. Pero nakikita ko meron din kaming kabuhayan. I don't consider myself as a princess. But I know by blood, I'm a princess. 1980 nang magtapos siya ng kursong commerce sa Zamboanga AE Colleges o kilala ngayon bilang Universidad de Zamboanga. 1988 naman ang matapos niya ang kursong Mass Communication sa Western Mindanao State University sa Zamboanga City. Sa prinsesa, it's not only by virtue, it's really in my blood, ganun. Ngunit itinago ko pa yon. Dahil kung hindi rin lang naman ako nakasing yaman ni Princess Diana, nahiya din akong tawagin princess. Wala raw sa hinagap niya ang pumasok sa politika, pero napasubo raw siya ng tumakbo bilang alkalde ng Bangingi Sulu noong 1998, kahit hindi niya ito bayan. Bilang nanay, bilang babae, nagawa ko yon nung ako'y nalal. Nag-mayor ako sa isang municipality. Wala akong kamag-anak. Sabi ng mga constituents, gusto namin si Princess Lady Anne. Dahil kahit tulog madaling araw, pwede naming lapitan at handang gumising para sa kaligtasan namin. Natapos niya ang dalawang termino bilang alkalde ng Bangingi. Hanggang sa naihalal siya bilang kauna-unahang babaeng vice-gobernador ng Sulu noong 2004. Pero mas naging matunog ang pangalan niya ng dukuti ng Abu Sayyaf, ang isang grupo ng mamamahayag noong 2008, at ang grupo ng International Committee of the Red Cross o ICRC noong 2009. Ang ginawa ko is only my initiative kasi alam nila na lahat ng sinasabi ko, yung word of honor ko na kapag sinabi ko kahit gera ang dadaanan ko, sabi niya tingnan namin kung makadaan ka, eh mayroon akong initiative. Ang ginagawa ko, ipasispire ko muna bago ako dumaan. Are you all right? Yes, ma'am. Nakatulong si Sahidullah sa pagpapalaya ng mga bihag. Pero nagka-issue na dumadaan sa kanya ang ransom para sa mga Abu Sayyaf. I risk my life. Ang hirap kayang tutukan ka ng baril. Wala pang nakagawa siguro ng nagawa ko dahil walang leader na umakyat doon sa bundok upang iligtas na hindi pa naman natin kalahi. Ngunit politicized din ang nangyari. Well, kung sino man yun ang gumawa sa akin, bahala na si Allah. Naging kongresista ng ikalawang distrito ng Sulu si Sahidullah noong 2010. Pero hindi na siya muling nanalo sa mga sumunod na eleksyon. Kahit pa paano mayroon din naman kaming kabuhayan, marami na business din. Pero alam mo na kasi, minsan, transition, seasonal din, nandyan pa rin ang aming mga pananim, aming mga kopra, lahat, nabubuhay pa rin kami kahit pa paano. 2017 ang makasuhan sa Sandigan Bayan si Sahidullah at ang kanyang mister na si Abdul Wahid ng paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ito ay alinsunod sa investigasyon ng Ombudsman na may mga pag-aari ang mag-asawa na hindi idiniklara sa kanilang 2009 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN. Nakasuhan din sila ng perjury dahil dito. Hindi po ako corrupt, kaya ako minahal ng aking nasasakupan. Pebrero noong nakaraang taon ay nahatulan silang magmulta ng ₱5,000 at makulong ng mula 2 buwan hanggang 1 taon bilang parusa. Nakapagpiyansa na ang mag-asawa at nililitis na ang kaso. Hindi ko naisip linisin ang pangalan ko, ngunit sabi ko, dahil ang pagtakbo ko na ito, hindi ko ito ginusto. Nipambili mo ng tarpaulin eh.
Ay, grabe. Ngunit, malakas pa rin ang aking pananampalataya. Ngayon ay nakatuon ang pansin niyang manalo sa Senado. Pag nanalo ako, talagang maglalagay ako ng satellite office in every province, entire Philippines. Meron din akong website upang yung mga iba na meron akong pwede silang makipag online chat or whatever. Basta katotohanan lamang. Lahat daw ay magiging miyembro ng Citizen National Guard o CNG kung saan siya ang presidente. Itinatag ito noong 2017 para daw depensahan ang bansa, protektahan ang mga tao at suportahan ang nakaupong pangulo. Alternatibong hanap buhay ang ituturo niya sa mga tao. Pinaka-main na platform ko is yung paano natin matugunan ang kahirapan ng mga Pilipino na hindi napapansin ng ating gobyerno. We will educate them. Kagawa tayo katulad ng PESDA, turuan natin ang mga magsasaka din. Paano silang maging carpenter or mechanic or electrician. Dapat daw ibaba ang singil sa kuryente. Eh kasi dati naman yan sa gobyerno, ngayon nagiging privatized na. So dapat ibalik din natin yon upang ang mga mamamayang Pilipino hindi maghihirap. Isa ang sulu sa pinakamahihirap na probinsya sa bansa. Sa bawat 10 tao, 5 ang mahihirap. Ang Sulu ay matahimik na lugar. Ngunit dahil nakikita nila ang kaguluhan, ang akala nila talagang magulo na. Alam mo, minsan kasi hindi ko din maintindihan yung pag-kidnap. Ngunit hindi naman ganun kagulo ang Sulu. Pagkakaisa lang daw ang kailangan ng bansa. Kaya naman, pabor din siya sa Bangsamoro Organic Law. Nang Muslim at Christian ay dapat magkaisa dahil isa din ang ating lahi, isa din ang ating bansa at iisa din ang ating Panginoon. Kanya-kanya lang ng paniniwala. I'm in favor talaga because I'm after the development. Nasa 39 to 60 si Sahidula sa Pulse Asia Survey nitong Pebrero. Mahirap lang ako kaya doon ako sa mahirap. Kaya kayo mga mahirap, dapat tulungan ninyo ako dahil ako yung senadora ninyo. At kapag ako'y nahalal ninyo, tandaan ninyo, kung laging kaagapay niyo 24/7 sa Senate na hindi ko kayo haharangan at I am approachable person.